Guys, welcome dito sa San Charo. Ang reading nito ay for culture for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. In reverse. Yung body mo energy. Wow, stable. And, nga. Ayun. Hindi ka na din restricted. Kung lately restricted ka, o yung parang may kumukontrol sa'yo, may pinipigil sa'yo, o may nagle-limit sa'yo sa mga gusto mong gawin, sa gusto mong abutin, sa mga gusto mong i-pursue, o mapangarap mo sa buhay, mga goals mo, mga ganun ba. Nakawala ka na dyan. Hindi ka na nahihirapan. Hindi ka na bihag ng, o hindi ka na na-control, pwedeng ng enemy, o kung ano man yan. Hindi ka na bihag. Hindi ka na biktima. Hindi ka na feeling victim pa kasi hindi ka na nga biktima pati. And hindi mo na din yung mahiyain o yung ina-isolate mo yung sarili mo. Hindi ka na introvert yun. Nagiging extrovert ka na o nakipag salamuha na o hindi ka na mahihiya na pakipag-connect maybe sa person mo or with other people. Kasi mukhang lately ay, or in the past ay, parang in-isolate ka, ni-restrict, pinigilan. There's forces or energy na kumontrol sa'yo, whatever is that, na parang na-restrict ka, kinontrol, nirimitahan. At parang naka-blindfolded ka. Parang ganun ba? Nahirapan ka, baka may pinagdaanan ka, parang ganun. Ngayon ay may growth na, magsisimula ng magkaroon ng growth. Maybe sa finances mo, o relationship, o lahat ng areas ng buhay mo, o magsisimula na din maging healthy ka, mukhang toxic and negative. Mahirap yung pinagdaanan mo. Ayun o. Parang tinali, tapos ni-restrict na. Naka-blindfolded pa. Baka naging clouded pa yung judgment mo. Parang may mental fog. Parang ganun ba? O blocked yung isipan mo lately or in the past. Kasi ganito ngayon. Parang ganito yung ginawa sa'yo. Pero ayan ka na. Magsimula ng may growth. You are brave na to start something na stable. There's growth. There's progress and confident ka, independent pero hindi mo na ina-isolate yung sarili mo, hindi ka mahihain, kaya confident, hindi ka na introvert, nagsisimula na mag-grow yung confidence mo, pati yung confidence mo nag-grow na, nagiging confident ka na at hindi ka nagtatago sa shell mo ngayon. Lumalabas ka na ngayon sa shell mo, you know. At nagsisimulang nag-grow din yung confidence mo. Yung pagiging independent mo ay, yes, nag-grow din yan. Stable ka na. Yung mind, body, and soul mo stable. You feel secured. You're becoming brave, ayan, no? Na humarap o yung okay, salamuha sa ibang tao or else ay you becoming more brave o naging brave ka na kasi color red to eh to start something na may growth or maybe to start something with your person na a relationship of course na
ay growth, or maybe to start a business, kung ano man yung simulan mo, nagiging brave ka na, at makikita din yun na ano, komportable ka sa sarili mo ngayon, and para bang wala ka ng doubt sa kaya mong gawin, sa sarili mo, na you can start something na mag-grow yan. Pwedeng kung ano man yan, relationship or career or business or whatever. Ayan. At kung meron kang uumpisahan na negosyo o ano, kung ano mang hanap buhay yan, makikita mo at mamumunga yan ng tuloy-tuloy na masagana na. Ayan. Ano pa? Ang about sa'yo. Upright pa yung 10 of Wands. In reverse. Mayroon ding mga baggage o negativity. Ayan na yung mga natanggal, yung mga nakabind sa'yo. Mga negativity siguro yan, kung ano man yan, yung mga nagre-restrict sa'yo, yung mga negative energies, harm, blocks, isipan mo, kasi parang piniringan yung mata mo, parang ganun, parang naka-blindfolded ka maybe lately or in the past. Yun ang mga natanggal sa'yo, pati yung mga nag-bind sa'yo, yung mga nag-restrict sa'yo, mga negative, mga baggage, mga, siguro mga black energies. Ano ba yung mga natanggal sa yung black energies na mga na-release? Kasama na yung black energies. Isa na yung black energies. Ano pa? Negative energies. Yes, negative energies din. Na nanatili yun sa'yo eh. Naging stable. O parang nakip mo, kinip mo yung mga negative energies na yan. Siguro hindi ka naman naging aware eh, na nakikip mo o kinikip mo yung mga negative energies niyan. Maybe negative emotions. Kasi ano, malay naman ang tao talaga eh, kung mayroon mga negative energies sa katawan nila, di ba? Yun ang mga na-release mo, mga negative energies, black energies, at toxicities, ano pa, o maybe na-release mo until now. Hanggang ngayon ba, sige pa rin ka-release yung aura mo, yung katawan mo naman negative energies hanggang ngayon. Sige pa rin. So, ibig sabihin madami na ipon yan kasi nakip mo nga eh. Hindi nagpakawala, hindi na-release, hindi natanggal yan. Matagal siguro na na-imbakin yan sa katawan mo, sa aura mo, sa buhay mo, na namimisti, nangaharm, ganyan. Anong wish mo magagrant? Clarification lang ito. Ako na isama. King of Swords. What's with the King of Swords sa wish mo magagrant? Ang mag-take na ng action tong King of Swords, the person mo. Ang maging driven na. Na maano kayo na magkaroon ng balance sa inyo, na gumawa na siya ng action, move, yung maging driven na siya, yung mag may pursue ka na niya kasi naging cold to, unemotional towards you, parang walang pakialam, parang manhid, parang ganoon, matapang pa yung na, kasi color red, oh, courageous and brave, no, color red and blue, cold and parang aggressive. Ganun siya dati. O maybe lately. O ganyan yung kanyang personality. Baka sinusula ng iba. Pwedeng through palipadangin, bulong, o witchcraft. Na klase ng manipulation ba na binibrainwash siya. Or else pwede din ang bunganga na kung kakilala niya, eh, kung nakakausap niya, pwedeng i-brainwash siya, manipulahin siya ng iba. Kaya naging cold siya, naging aggressive siya sa'yo. Ganon. Na magkaroon na ng balance sa inyo, guys. Yun talaga, balance. Na magkasundo na kayo. Na maging
kayo na o maging kayo na ulit, na magkaroon na ng union sa inyong dalawa o mapangasawa mo na siya, ikasal kayo, pwede din kasi may justice card dyan. Ano pa ang tungkol sa sa'yo? Meron kang wish na magagrant. May gustong gusto ka na makukuha mo, na mapapasayo. Ano yun? Upright ba yan? Ang magtagumpay ka. Over rivalries, over enemies, over evil forces, over sa kampo ng kadiliman. Never na maging sa side ng light ang mga witches, guys. Ang witches ay kampo ng kadiliman yan. Nasa side ng kadiliman yan. So, kung ayaw nyo maging witch, kung ayaw nyo maging kampo ng kadiliman, ay nasa inyo yun. Kung mag-repent kayo at kahit hindi na kayo babawi ng nagagawa ng yung parang talagang mag ano pa, sacrifice. Hindi naman kailangan ng sakripisyo eh. Witches are nasa side ng kadiliman talaga yan. Sino ba hindi nakakaalam yan? Well, yung magtagumpay ka over, ano yan, witches? Witches. Over witches. Maring inaharm ka nila, sinasaktan. Yun pati, magtagumpay ka over sa mga blockage, sa mga ginagawa nila na scheme plots, a witchcraft sa'yo. Sa inyo ng person mo. Or magtagumpay ka pati sa mga karir mo, sa karir mo, sa love life mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ano pa? Wishes mo magagrant. Magkaroon ng stability sa buhay mo. May kasal ka. O ang magkaasawa ka. Propose na sa iyo yung person mo na King of Swords, and then magpakasal kayo talaga eh. Ayun. Yan. Ano ang gusto sabihin sa iyo ng King of Swords na yan? I knew exactly what I was doing. Yan lang ba? Ano pa yung gusto niyo sabihin sa King of Swords na yan? I'm so attracted to you. Ayan. Attracted daw siya sa'yo. Ano ang kahilingan mo pang magagrant? Ang mag-message siya o ang puntahan ka niya? At ang mag-invest siya sa'yo continuously para makasal na kayo, para ma-unite na kayo, para makasal na kayo, para magsama na kayo. Yan. Message ng angels for you. Pero ewan ko kung soon ba yan o in the near future mangyayari. Pero yan daw ang mangyayari na wish mo. Affirmations to lift up your thoughts and energy and to attract what you desire. Use positive affirmations. Ano pa? Be yourself. This situation
calls for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. Be yourself daw. Maging totoo ka sarili mo. Ano kaya yun ka talaga? Hindi mo kailangan gayahin yung iba. Hindi mo kailangan mag-pretend na kung hindi ka ganun. Di ba? Kasi yun ang basis ng personal power mo. Feelings, naging source na yan sa'yo ngayon. Naklaruhan, hindi na confused kung ano yung feelings niya sa'yo. Hindi na siya unsure na mag-take ng action sa'yo. Maybe na i-pursue ka. Alam niya na kung ano yung gagawin niya. Kung ano talaga yung gusto niya. Kung ano talaga yung dinidesire niya, which is ikaw. Ano pa? Ano pa ang feeling sa'yo ng King of Swords na yan? Naklaruhan yan eh. Emotional. Na mahal ka niya. Naklaruhan siya na mahal ka niya. Na deeply in love siya sa'yo. Na malapit ka sa puso niya. Na mahal na mahal ka niya. Yun talaga. Hindi naman na mahal na mahal. Na mahal ka lang niya. Na mahal ka lang. Kasi isang mahal lang. Hindi mahal na mahal. Kundi na mahal ka niya. Ayan. Ikaw ang kanyang sinisinta. Ikaw ang mahal niya. Ano na gusto sa inyong King of Swords na yan? You are strong. May inner strength ka. At may inner stillness. Matapang ka. Matibay yan. Ano pa ang gusto ng King of Swords na yan sa personality mo, sa pagkatao mo sa'yo? Kasi masipag ka. Ma-effort ka. Hindi ka tamad. Ano pa? Yung kahit may naramdaman ko siguro, sige lang, agad kaya, trabaho ng trabaho. Ganun. Maliban lang kung hindi talaga kaya kung may nararamdaman. No? Minsan talaga may na-experience yung tao, lalo kung may mga gumagawa ng witchcraft. Ay, diba? Minsan pinapasakit nila yung ulo, minsan ay kung ano pa na mga karamdaman. Kaya sa mga ginagawa ng witchcraft dyan ay huwag nyo din pabayaan yung sarili ninyo, no? At huwag din kayong gagawa ng witchcraft kasi impyerno rin talaga pupunta ng kaluluwa nyo pag ginaya-gaya ninyo. So ano pa, yun po ha, sa mga hindi pa gumagawa dyan o sa mga nagtatry-try, magsimula pa lang dyan, ay iwasan nyo na yan, huwag kayong maggawa nyan kasi nasa end of times na to. At kahit na sabihin nyo pa na hindi end of times to ngayon, pero napakalaking sign na nasa end of times na tayo. Kasi nga, may mga propesya na nangyayari o may mga nangyayari na nga, may nagaganap na. Bilang na lang yan eh. Bilang talaga. Only God knows kung kailan yung mangyayari yung end of the world. Pero nasa end of times na tayo ngayon. Tanggapin nyo man or hindi, ay nasa end of times na po tayo ngayon. Kaya, ayan. Mapahiralin ang inggit, ganin, imbot. Yung pagiging greedy, yung pagiging sakim. Ano pa, lahat ng evil. Magagawa ng plots, kapwa. Huwag nyo gayahin yung mga evildoers. Kasi yung mga yan, impyerno bagsak ng mga yan. Kaya iwasan yung gumaya sa mga yan. Kasi maling landas yung kanilang dinadaanan papuntang impyerno na yan. So, ano pa, ang at mga foolish yan.
paniniwalaan pati nila yung sarili nila sa sarili nilang kasinungalingan. Gagawa yan sila ng sarili ng kwento na walang katotohanan. Ganyan yung mga yan. At lahat ng ginagawa nila, mostly, lahat ng ginagawa nila, mga scheme, deceit, evil, plots sa kapwa nila. Proud pa yan sila sa sarili nila. Pero, sa huli, ang iyak ng mga yan. Kumbaga, nasa huli ang pagsisisi ng mga yan. Pero wala na din. Wala na din. Dahil, yun ang ginusto nila eh. Ang maging evil eh. Hindi naman pwedeng ano lang, excuse. Walang ganun. Napaka-selfish kasi ng mga ganun tao at greedy. Mga, yun ang totoong mga salbahe. Okay. Totoong mga salbahe na sa gawa yan. Mababasa mo yun sa gawa nila. Yun ang totoong mga salbahe. Baliktarin pa nila. Sabihin nila, yung mga maawain, mabubuting tao na matulungin pa, yun pa ang salbahe. Yun ang palabasin nila. Sila daw mabuti. Pero puro katraiduran at pahayad, mga plot scheme, witchcraft ang ginagawa nila sa mga tao. Mabubuti na matulungin na maawain pa. Sila na panamantala, panlamang, panlansi ng kapwa at panggawa ng kaibilan sa iba. Oh, ganun ang ginagawa nila. At pagsisinungaling, gawa-gawa ng kwento. Ganyan ang gawain ng mga evil na yan. Hindi sa sinisiraan ko yung ibang tao kasi sa mundong to, may evil talaga. Ay, hindi pa kasi nabago itong mundo na to eh. Merong evil, merong sa side ng kadiliman, merong sa side ng kabutihan. Pero ang tao may free will. Kung papanig ba o magpaanib ba sa kampo, sa kadiliman o sa side ng light, magpaanib. Diba? Lalo na sa end of the world na diba may mga tatakan, parang ano ba yun? Yung tatak ng beast daw, pati yan eh. Sa end of the world, malapit na ba yun? Mangyari may mga tatakan ng yung number ng beast, malapit na daw yan mangyari. Yung tatatakan yung mga tao na number ng beast kasi nasa end of times na tayo, guys. So, ayan. Ayan ang nagustuhan niya sa'yo. Ano ang gusto niya sabihin sa inyong person mo? Siguro madami din nagkakagusto sa'yo. Magtatagumpay daw yan. Antay-antay lang. At mawala din yung mga blockage. Magtatagumpay yan na makapag-umpisa kayo. And something new. A relationship. Ayan. Maging victorious yan. Yung connection nyo. You will be together. Magtatagumpay yan. Madami ba nagkakagusto sa'yo? Tingnan natin. Para, hindi. May ilan na nagkakagusto sa'yo maliban this person mo? Hindi. Wala. Wala. Madami natatakot sa'yo. Tingnan natin. Madami natatakot sa'yo. Kasi wala nakakagusto sa'yo eh. Natatakot sila sa'yo. Kasi strong ka eh. Yan ang nagustuhan sa'yo ng person mo. The real you. You're strong. Bakit sila natatakot sa'yo? Dahil mabuting tao ka? Tingnan natin. Hindi. Dahil mga deceitful sila? Oo, dahil mga deceitful sila, mga scheme, gumagawa ng plots, schemes, they're selfish, evil, mga trickster, mga ganyan sila, guys. May natatakot sila sa'yo. Kasi alam nila na sa side ka ng light. Hindi. Bakit sila natatakot sa'yo?
kung ano man ang reason nila, hindi dahil daw sa nasa side ka ng light kung kaya natatakot sila sa'yo. Anong reason nila, bakit sila natatakot sila sa'yo? Dahil mga evil nga sila, masasama sila. Dahil sa destiny, dahil sa nakatadhana, dahil sa destiny, dahil sa kapalaran nila, kung saan sila mapupunta, dahil evil sila, hindi. Dahil sa destiny daw, destiny to eh, Wheel of Fortune. Dahil sa destiny, huwag ko na ibig sabihin nilang destiny, dahil sa destiny. Ayun, dahil sa destiny, huwag ko na destiny ibig sabihin nila dyan. Dahil sa kung ano yung nakatadhana sa'yo. So, pwede mong gawin. So, pwede mong gawin. Pag naka-recover ka sa sadness, kalungkutan na ginawa nila, mag-rejoice ka na. Masayahin ka na. Ayan na yung mga tao na gumawa ng evil sa'yo. Yan ang mga natatakot. Natatakot sila kasi strong ka. Natatakot sila sa'yo kasi parurusahan sila ng God dahil sa ginawa nila sa'yo. Hindi dahil dun kung bakit sila natatakot. I don't know kung bakit pa sila natatakot sa'yo dahil masama nga sila. Dahil sa personality mo, may natakot sila sa'yo. O dahil sa personality mo. Dahil you look so powerful. Dahil nga ano nga sila, mga maskim nga daw sila eh. Dahil sa personality mo. Ano? Ewan ko kung ano yung personality mo. Kung kaya natakot sila sa'yo. Dahil evil nga sila eh. Evil doer sila eh. So ito na lamang guys. Nakikita na lang strong ka. Hindi sila basta-basta makapang yung parang hindi ka papayag na gawan ka ng kasamaan. Na naghangad ka talaga ng justice. Ganon. Justisya. Pag ginawan, that's why. So, ito na lamang guys for collective reading sa mga baguhan po dito sa aking channel. Please do subscribe at upunin niyo yung kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pag-like naman, pag-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga karaso na sa reading nito.